Sa video na ito mga sir, ipapakita ko sa inyo yung mga tools na kailangan para sa servicing or replacement ng mga square taper na bottom brackets. Kaya umpisa na natin! Ang square taper na bottom bracket mga sir ay nahahati sa dalawang type, yung cap and cone o yung mas commonly known na loose ball bearings na bottom bracket o yung tinatawag naman natin na cartridge type na bottom bracket o yung mas commonly known as sealed bearing na bottom bracket. Pero paano mo nga ba ma-identify kung anong type ng bottom bracket ang nakakabit sa bike mo? Tingnan natin! Ito mga sir ay yung isang example ng cup and cone type na bottom bracket. Ang isang cup and cone type na bottom bracket mga sir, kung saan mapapansin nyo, ay gumagamit ng lock ring. So ito yung naglalock sa mismong cone ng bottom bracket. Yung cone mga sir, yung ina-adjust natin kapag ka umaalog yung spindle ng crank natin. So ito yung sinisikipan. Ano nga ba yung mga tools na kailangan mo para sa servicing or para sa replacement ng isang cup and cone type na bottom bracket? So yun ang ipapakita ko sa inyo ngayon. Yung unang-unang tool na kailangan mga sir sa pag-service o sa replacement ng isang square taper na bottom bracket, regardless ng type, loose ball bearing man or yung cartridge type na tinatawag natin, is syempre yung crank arm puller. Since kailangan mo munang tanggalin yung crank mo para ma-reach mo yung mismong bottom bracket. So ito mga sir ay yung tool na ginagamit, yung crank arm puller. May video na akong nagawa kung paano to ginagamit, so panoorin nyo na lang. Ito naman mga sir yung tinatawag natin na half moon na wrench. So ito yung ginagamit para maluwagan or masikipan yung tinatawag natin na lock ring. Pagdating naman sa cone mga sir, meron tayong dalawang type. Yung nut type na cone kung saan ginagamitan ng flat wrench na kagaya nito. Although ito yung maling size ng flat wrench, since wala akong available na flat wrench ngayon dito para sa size na to ng bottom bracket. Pero so makikita nyo, ito yung ginagamit. So makikita nyo kung gaano siya kanipis. Ito yung ginagamit para sa mga nut type na cone. Ito naman mga sir, yung ginagamit na tool. Okay? Para dun sa isang type ng cone kung saan hindi nut yung ginagamit but instead 9 holes. So meron siyang 9 na butas na nakapalibot sa cone and ito yung ipapasok mo para i-hold in place yung cone habang sinisikipan mo yung lock ring. Ito naman mga sir, yung tinatawag natin na cartridge type o yung tinatawag natin na sealed bearing type na bottom bracket. So sa makikita nyo, no, nasa loob siya ng mismong bottom bracket shell. And kung mapapansin nyo din mga sir, hindi ito gumagamit ng cone. Meaning na once na umalog o magkaroon ng play itong spindle na to, oras na para palitan ang bottom bracket na to. Since ang mga cartridge type na bottom bracket mga sir is hindi ginawa para ma-service. Ginawa to para maging disposable. So once na ito ay umalog, oras na para palitan ang bottom bracket na to. So ano nga ba yung mga tools na kailangan mo para matanggal to sa bike mo? Pagdating mga sir sa isang cartridge type na bottom bracket, yung tool na gagamitin mo is nakadepende sa brand. So for example mga sir, dito sa road bike ko, ito ay gumagamit ng Mike Primato, which is an Italian brand na very similar sa isang Campagnolo. And yung tool na ginagamit dito mga sir is ito. Ito yung ginagamit na tool. So para siyang yung free wheel tool na ginagamit sa mga freewheel na bikes o dun sa mga threaded type na mga wheel sets. So ito yung ginagamit na tool. Pagdating naman mga sir sa Shimano na Octalink or yung Shimano Isis, ito yung ginagamit na tool. So makikita nyo mas malaki siya ng konti. And ito rin mga sir yung ginagamit ng SRAM na power spline na bottom bracket. And that's it! Kung nagustuhan mong video na to, like, share! I'm Bong Salvacion and this is Kamoto Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!